Hello sa lahat, except sa mga maiit. Hoy, joke! Joke lang, baka i-unfollow niyo ako. Hello mga kunars, kamusta naman ang lahat? Sana po ay okay kayo. Again, this is Nurse Even and welcome back to my channel. Okay, so habang nagbabasa po ako mga kunars ng mga comments dun sa latest video na pinost ko dito sa YouTube, meron talagang kaisa-isang comment na napastop talaga ako kay Miss Karen Declaro kasi sabi niya dun sa comment, baka daw gusto kong i-vlog yung challenges, experiences and struggles ko nung first time kong nagbalik loob sa hospital sa Pilipinas. Ang reason niya is para, you know, ma-encourage yung mga gustong magbalik loob. Diba, ang ganda nung intention niya, ang ganda nung suggestion niya. Oo nga naman, bakit hindi ko i-share sa inyo yung mga naging struggles ko, challenges ko, nung bumalik ako sa bedside. Feeling ko helpful ito, especially sa ating mga estudyante o kaya sa mga bagong board passer na kinakabahan or excited na. Pero syempre, tama nga naman si Karen, marami kasi dyan na mga nurses natin na nasa BPO na or nasa ibang larangan na ng trabaho or business na gustong magbalik loob. Pero may pumipigil lang sa kanila. So baka pag narinig nyo tong kwento ko, eh mabago yung isip nyo. Before I begin, please follow me on Instagram. It is Lemsay Even and Steven Chers. And please like and subscribe to my YouTube channel. Marami pong salamat. Let's begin. Okay, so bigyan ko lang po ulit kayo ng background. Graduate po ako mga kunars 2012. On that same year, pinasok ko ang BPO industry from 2012 hanggang 2018. So 6 years po ako sa BPO industry. Wala na po akong alam sa nursing. Kinalimutan ko na yan lahat. Talagang focus na lang ako sa business, sa calls, sa pagtuturo, sa credit card, sa debit card, sa leasing. Kasi yan yung industry ko sa BPO. Diba po ako po ay from agent, na naging analyst, na naging SME, na naging product trainer. So imagine mga kunars, yung everyday life ko, yun na po yung routine ko, yung BPO. Ni paracetamol mga kunars, that time, hindi ko na alam ang indication, contraindication, side effects, adverse reaction, wala na. Ang alam ko na lang dati sa paracetamol ay pangsakit ng ulo at panglagnat. Which is okay lang. Huwag kayong mahiya mga kunars kung wala na kayong alam sa mga gamot, sa mga procedures, or sa mga practice. Kasi hindi nyo naman nare-refresh. Hindi naman kayo nakakapag-practice. Diba? Yun talaga yung thinking ko nung pumasok ako sa hospital. Ano naman kung wala akong alam? Pero syempre, hindi yun excuse para, you know, mag-anga-angahan ako. Syempre, I have to learn the basics. So ayun nga mga kunars, pumasok po ako sa hospital, sa bedside, 2018. Syempre may approval ng parents ko. Pero bakit ba ako bumalik? Simple lang. Kasi yun talaga yung dream ko. Yun talaga yung goal na naiwan ko way back 2012. Kinontinue ko lang. Diba? Hindi ko siya pinutol. Itinuloy ko lang. Nag-pause lang ako sandali. So ayun po, I got the job, nakapasok po ako sa hospital, sa bedside, and boom, parang ninibig. Hindi, ibang-iba po talaga siya sa call center, sa BPO, or kahit sa ang larangan ng trabaho or businesses. Kasi we're talking about life, buhay ng tao. Yung pinag-uusapan natin pag pinasok mo yung industriya ng nursing. Kaya na-overwhelm talaga ako mga kunars. Biruin mo, 6 years ako sa call center. Ang iniisip ko lang is yung account nung isang customer. Paano mare-recover, paano masastop, paano mag-a-apply ng bagong account. And then nag-shift ako sa buhay ng tao. Paano makakasave ng bata. Paano mag-admit, paano mag-discharge, paano magbigay ng gamot.
So imagine yung difference nung environment ko sa BPO versus sa environment ko sa hospital. But it didn't stop me kasi yun talaga ang goal ko. Goal ko yun, diba? Sinimulan ko na. So ba't ako magsa-stop? I work hard for it because that's my dream. So, konting dedication para makuha si success. Yun kasi talaga ang isa sa mga prinsipyo ko kung bakit walang takot at sobrang kapal na mukha kong bumalik sa bedside kahit wala akong kaalam-alam. Pero na-overwhelm talaga ako to the point na gusto ko nang mag-absent, ganun. Kasi natatakot ako eh. Natatakot ako magkamali. Kasi nakakatakot talagang magkamali. Kasi lisensya mo yung nakasalalay. Hindi ko kayang makipagsabayan. Sasamahan mo pa ng mga irate patients, ng mga nagmamadaling doktor. Siyempre, meron silang iba't ibang pasyenteng sinasalba, inaatendan. So, ganun ka-fast-paced talaga sa loob ng hospital. I remember mga konars, kasi NICU ako, diba? 6 months po ako sa NICU. Nasigawan ako ng doktor. Kasi baby out na. Nasa NICU pa rin ako. Alam nyo, ginagawa ko doon sa NICU, nagdi-discharge ako ng pasyente. Nag-health teaching ako ng proper breastfeeding sa nanay. Hindi kami natawagan on time ng operating room. So lahat ng sisi, lahat ng galit ng doktor napunta sa akin. Kasi ako yung catcher that time. Ako yung sasalo ng bata. But it didn't stop me. Talagang hindi yung moment na yon, hindi yung incident na yon ang sisira ng goal. So anong ginawa ko noong time na yon? Pinag-isipan ko ng mabuti ang next step na gagawin ko. Kaya ako napunta sa medical surgical ward. Kasi sabi ko, hindi yung incident na yon ang magpapa-resign sa akin. Pumunta ako sa nursing office, nakipag-usap ako sa mga supervisor, and napunta po ako sa medical surgical ward. Medical surgical ward. From the word itself, napaka-busy. Sobrang busy ng environment. Pupunta si doktor, pupunta si pasyente, i-admit mo si ganyan, i-discharge mo si ganyan. For operation to, nag-code ito. May relative na irate, manganganak si ganyan, ibababa mo sa OR si ganito, ibababa mo sa ICU si ganyan, may i-receive ka from ER, pupunta ka ng training, pupunta ka ng X-ray, kukuha ka ng dugo, iba-blood transfusion mo si ganyan, i-skin test mo, i-antibiotic mo, ang dami. Kaya sobra-sobra talagang, totoo ba to? Kasi imagine mga kunars, 6 years ang ginagawa ko lang ay mag, good morning class, my name is John Steven and I will be your product trainer for today. Our topic for today is about leasing. Ganon. And then bigla akong pumasok sa, hello po, I will be your nurse for today. Mahirap. Mahirap talaga. Kaya sobrang saludo ako sa mga nurses natin dyan sa Philippines. Sobrang busy sa hospital. Kaya sa mga students natin, sa mga fresh grad, or sa mga board passer natin, masaya ang nursing kasi ang daming learnings. Ang dami mo talagang experience na maishishare. Parang after mong maklose yung charting mo, yung sa babang baba, endorsed. Ang sarap sa pakiramdam eh, para kang hero. Kasi nakatulong ka sa isang pasyente, naalagaan mo siya, nakapag-discharge ka ng buhay na pasyente. So ganun kasarap yung feeling. Yes, sobrang toxic as in. Kasi ang kalaban nung trabaho natin is yung word na deserve. Deserve ba natin to? Diba? Deserve ba natin ang ganitong klaseng relative? Deserve ba natin ang ganitong klaseng pasyente? Deserve ba natin ang ganitong klaseng pay? Nandyan yung question na deserve. Pero at the end of the day, it's really your goal. Yung goal mo naman kasi talaga kung bakit ka nagbalik loob or bakit ka nag-nursing. What's your goal in life?
Kasi ako, ang goal ko talaga is makapag-UK. Gusto kong malibot ang Europa. Gusto kong makapag-Paris. Gusto kong makapag-Amsterdam. Gusto kong makapag-Spain. Gusto ko pang makapag-Australia. And parte ng goal ko na yon ang pagbalik loob. At walang shortcut sa success. If that what makes you happy, gawin mo. Gawin mo, Claudia. Pangako siya. Yung iba kasi nating mga gustong magbalik loob, nahihiya. Nahihiya sila. Ako personally, mga kunars, nahiya ako nung una. Kasi managerial position, hindi naman managerial position. Supervisor na yung position ko sa call center eh. Product trainer na ako. Diba? Parang ang taas na ng position ko, bakit ako magbabalik loob? Kasi ang baba ng tingin ng ibang tao sa mga nurses, kaya ganyan na rin yung thinking natin. Nahihiya tayong magbalik loob kasi ito na tayo sa call center, ito na tayo sa BPO, ito na tayo sa gambling and casino department, may business na tayo, bakit ako magbabalik loob? Huy, nurse ka, just to let you know, isa kang frontliner. Diba? Bakit ka mahihiyang magbalik loob? Eh, yan ang passion mo. Yan ang goal mo. The reason kung bakit ka nag-enroll first year college at inaral mo si microbiology, biology, pharmacology ay dahil gusto mong maging nurse in the first place. The reason lang kung bakit ka nasa call center or nalihis ka ng landas ay dahil overpopulated ang mga nurses dati. Pero it's your time to shine. Diba? I will never stop until I reach my goal. At hindi yung bunganga or judgment ng ibang tao ang makakapigil sa aking magbalik loob dahil lang sa iniisip nila na, kaya lang bumalik yan kasi in demand. Eh, in demand eh, diba? In demand ang nursing eh, diba? Hiring, maraming hiring. Bakit ka mahihiya? Kaya ako talagang sinacrifice ko ang position ko, yung sinasweldo ko, yung na-earn ko sa call center, sa BPO. Talagang lahat yan isinintabi ko. Dahil pupunta na ako dun sa goal. Credit check. Resorts World Manila. Feeling ko magiging endorser na rin ako ng Resorts World Manila. Hashtag Resorts World Manila. So ayun, sa mga estudyante natin dyan, sa mga board passer natin na natatakot mag-hospital kasi ganito, ganyan, yan yung mga naririnig nyo, toxic, ang busy, ang baba ng sweldo. Ang pairalin nyo is yung passion ninyo and yung goal. Kasi kung titingin kayo sa sweldo, kung titingin kayo sa mga irate patients, kung titingin kayo sa overall toxic environment ng hospital, ay talaga namang nakakawalang gana. Pero bakit ba kayo nag-nurse? Yung takot na yan, yung doubt na yan, pansamantala lang yan, temporary lang yan. But regrets are forever. Tandaan nyo yan. Wala ako dito sa UK ngayon kung hindi ko isinantabi ang call center. Kasi yung call center, yung ibang larangan ng trabaho, andyan lang yan. Pwede mo namang balikan yan. Punta muna tayo dun sa goal. Baka sakali. Isipin ninyo kung hindi ko isinantabi yung call center, yung pagiging trainer ko, at kung hindi ko trinay ang mag-nurse sa Pilipinas, wala ako dito sa UK ngayon. Walang nurse even na nagbibigay sa inyo ng tips, ng guides, and nagsishare sa inyo ng mga experiences para ma-encourage kayo. Kinig ka? Jowa, yun na ako. So ayun lang mga kunars, thank you Karen Declaro, dahil kung hindi dahil sa iyo eh hindi tayo nakapagbigay ng words of wisdom sa ating mga future nurses dito sa UK or sa mga gustong magbalik loob o kaya naman sa mga fresh grad natin or sa mga board passer natin na natatakot mag bedside or mag hospital. Just do it. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. Just do it. Tanggalin ang what if sa pag-iisip, sa utak, dahil ang laging sagot sa what ifs ay regret. What if pala, no, kung nag-apply ako sa hospital 2 years ago, o di sana palipad na ako ng UK ngayon?
What if pala no ko nag-take ako ng OET last year? O edi sana, processing na lang ako ng papers ngayon? Yan lang po ang mangyayari sa inyo kung puro kayo what ifs. Utay-utayin nyo lang ang goal, mga kunars. Huwag kayong magmadali. Si Britney Spears nga, mga kunars, 1998 or 1999, at the age of 17, pop royalty na, princess of pop na. Si Lady Gaga, 2008 lang na-discover, poker face. Anong point ko? Pareha silang pop royalty. Pero, different time. Si Obama, di ba? Parang ilang taon si Obama na naging president? Parang 55, 50, basta 50 plus. Si Trump, 70 plus na nung naging president. Anong point ko? Pareha silang naging president sa sarili nilang oras. Kaya huwag kayong magmadali kasi magkakaroon kayo ng sarili nyong oras. Your time to shine, mga kunars. At dyan po nagtatapos ang aking istorya for today. Sana po ay na-encourage ko kayo, mga kunars, lalong-lalo na doon sa mga nagdadalawang isip na gusto na talaga magbalik loob. Halina kayo, pumunta na tayo lahat dito sa UK. Again, this has been Nurse Even. Marami pong salamat and paalam!